Ayan guys, kumukuha po tayo ng dahon ng suha. Ayan, pumilo yan sa Tagalog. Ayan. Gagamitin po natin sa suob. Ayan. Gagamitin po natin sa suob. Yun. So, yan na po yung nakuha natin na dahon. Siguro mga 20 pieces siguro yun, kasi maliliit. Pero pag malaki siguro guys, mga 10 piraso, okay na siguro. Pero pag madaming suha sa inyo, pwede ding damihan. At saka po, yan po, dahon ng kamyas. Yan, dahon ng kamyas po, ihahalo po natin yun. And then, next po is, ito po. Dahon po ng, ang tawag po nito sa Pilipinas is adgaw. Hindi ko po alam. Ito guys, yung may ano to, yun. Dahon ng adgaw to. May amoy to siya, mabaho. Hindi ko alam kung mabaho sa inyo. Pero medyo mabango din siya, yun o. Adgaw, yun o. Yan ang itsura niya. Yan, yun po ang pangdagdag natin. So, bali, apat po ang ingredients natin. Yan. So, ganun din, kukuha din tayo ng dahon. Yan. Dahon din ang adgaw. Guys, ganap ako ng mga dahon. Yan, ito yung daan pa uwi sa amin. Sobrang layo. Nakikita nyo, nakabuts. Nakabutas ako kasi malalim yung tubig. Yan o, tingnan nyo. Lalim ng tubig. Ba sa amin eh. Yan, malapit na tayo. Yan, papasok sa amin yan. Yan sa bahay namin, nagiba na maraming tubig. Yan, malapit na tayo sa bahay. Yan o, maraming tubig. Pero dadaan pa tayo dito sa kabila. Ingi tayo ulit ng dahon. Yan, ang lalim ng tubig yun. So, ito yung next natin, dahon ng kilala. Yan, dagdag natin. Actually guys, hardin kaya to. Yan o, hardin kaya yan. Yan. Nice na, lalim ang tubig. Yan. Yan, hugasan lang po natin mabuti ang ating mga leaves. Yan. So, yan na po, kumulo na siya. Yan, kulong-kulo na po. So, gagamitin na natin sa kanya. May konti pa. Pag medyo wala ng usok, kumbaga ako. Wala na, sige, tanggalin mo na. Tama on dun? 12 minutes. Yan. Ano po mo sa pakiramdam? Gaan? Yan. May lagnat. Okay na? Yan. Bukas. Gamitin mo ulit. So, ayan guys. Nandito tayo sa loob. Nagsuob din tayo kasi medyo masama din yung pakiramdam natin. So, ayan yung ano natin. Yung suob natin. Ayan siya. So, na-feel natin yung init. Of course, nasisingot natin yung init. Pakaramdam natin eh. Singotin. Ayan. Kung may sipon ka, parang yan, lumuluwag yung pakaramdam. Yes, mainit kasi nga kailangan natin yung init, kailangan natin pawisan para mawala yung lagnat natin, para pawisan tayo. Actually, yung ginamit natin na ano, na ingredients is apat na dahon. Yung dahon ng pumelo or suha, o pumelo yan siya sa English no, or Tagalog, I think, ganun din. And then, dahon siya ng kamyas at dahon ng adgaw. Hindi ko guys alam kung ano sa inyo yung tawag sa adgaw. Pero sa Bisaya kasi adgaw siya. Yung malapad na dahon, tapos yung maamoy, init. Tapos dahon siya ng ano, ng hardin na kilala. Kilala yung mahaba siya na parang ano, parang violet. Ha? Baston ni San Jose daw yung pangalan nun sa Tagalog. Baston ni San Jose ang pangalan nun sa Tagalog. And then, hugasan din natin siya ng mabuti. Tapos, lagyan po natin siya ng ano, mga isang
ano, isang ano, measuring cup ng ano, asin. Or kalahating baso ng asin. Yan ilagay natin sa 2 liters na tubig. Or kaya ikaw bahala kung gaano kadaming tubig yung ilalagay mo. Then pakuluan po natin siya. And then pag kumulo na siya, saka po natin siya gaganutin, isuob na po natin. So ayan, nakaramdam na po tayo ng pawis. Yun, basang-basa na tayo ng pawis. At medyo mainit na nga kasi naka-feel tayo ng medyo alanganin, no? Nahihilo tayo, sakit ng ulo natin. Kasi yung mga bata dito lahat, guys, is nasuob ko na. So ako na yung pinaka-last. Ako na yung pinaka-last. So ako yung nagsuob sa kanila. So ako na yung pinaka-last na magsusuob din sa sarili ko. Yun. And then, yung suob, guys, actually is an old practices na mga Pilipino. If somebody don't know about the suob, is this is the old practices of all these Pilipino. Matagal na po yan ang suob na tinatawag. Yung wala pa yung pandemic, is may suob na po. Especially po sa mga bagong panganak, bago maligo, is sinusuob po muna nila yan. Nilalaga nila yung mga herbal leaves, tawag doon. And then, ipapaligo sa kanila. Ganon yung mga practices ng mga Pilipino. So, hindi na yun bago sa mga hindi pa nakakaalam. Napakadaming benefits po ang magagawa ng suob. Halimbawa, nahihirapan kang huminga, pwede ka din po maglagay ng mga dahon, sabi ko yung duhan, dahon ng pumilo, kamyas. And then, maglagay po tayo ng bix. Yung ganito na pag nagsusuob na tayo, lagyan po natin ng mga isang kutsara na bix para yung before ng bix is malanghap natin, sululuwang yung pakaramdam natin. Kasi di ba nga, mayroong menthol yung bix. So, mabilis lang yun dito papasok sa ating ilong and then ma-inhale na natin yung menthol, sululuwag yung pakiramdam natin. So, maganda yung ganitong way kasi hindi makakalabas yung init. At saka yung usok niya. So, nandito tayo. Pawis-pawis na. So, kailangan natin ng mga 15 or 20 minutes hanggat sa kaya mo lang. Hanggang kaya mo lang yung init. Pag, yun, pawis-pawis na tayo. Pag nakaya mo, it's better. Diba? So, sa mga hindi pa po nakakaalam, especially po yung may mga nag-positive po sa virus. Napakagandang practice po to. Hindi nyo na kailangan ng mga kahit anong gamot. Kung kaya nyo lang din gawin araw-araw. Kung may magbibigay po sa inyo ng dahon, kayo na po ang gumawa. Ilaga lang po ninyo. At isuob po. Ganito po kabilis. Mas mabilis siya. Pag mayroong mga normal, mga trangkaso, pwede nyo din po siyang gawing practice. Mabilis po. Promise. Hindi na to po bago sa akin kasi nung maliit pa po kami is ginagawa na po to ng mama. So maayos at maganda siyang pangtanggal talaga ng mga sakit. At kung hindi ka napapawisan, mapapawisan ka talaga, guys. Promise, sobra. Ang sarap sa pakiramdam. Magaan, parang lumalabas lahat yung mga toxins natin. O tingnan mo ako, na naliligo na ako sa init. Lumalabas yung mga toxins natin. So, kung may mga sakit-sakit ka man sa katawan mo nakatago, ilalabas ng init na nalalanghap natin. And then, one thing pa, guys, no? Mayroon pa akong tip. Sa mga tao po na may mga karamdaman, napakagandang practice po every morning pagising natin. Wala pa po tayong nainom, basa na yung sleeper ko. Pagising na pagising po natin, ugaliin po natin uminom ng warm water. Yung mainit na tubig na kaya nating lunukin. One glass po yan. Every day po gawin natin. May sakit ka man o wala, napakaganda po siya sa katawan natin. Kasi nire-remove po niya yung toxin sa katawan natin. Especially sa mga taong umiinom, ng mga alcoholic na mga tao, naninigarilyo. Maganda po yun siyang gamot. Yung warm water, kumbaga water therapy. Ako po, mayroon po akong sakit sa plantar, ano ba yung tawag doon? Plantar fasciitis, yung buto sa paa, sa heels. Nag-suffer po ako almost 3 years. And then, yun po, nag-start akong uminom ng tubig, napakalaking tulong po. And until now po is, ginagawa ko na yan siya. Pagising na pagising ko po is, umiinom po ako ng warm water.
At hindi po ako umiinom or kumakain within 45 minutes. Kung kaya niyo ng 1 hour, pwede po. Mas, much better. Ako hindi ako umiinom ng tubig ng mga 1 hour, 2 hours, ganyan. Or coffee, wag ka mo yung kamunang uminom. Guys, napakaganda practice uminom ng warm water every morning. Yun po ang pinaka best po na pang therapy sa katawan natin every morning. Ayan, grami na yung pawis ko. So, ayan, may I think 20 minutes na tayo kasi kanina pa nagsuob na ako kasama ng apo kong bunso. Kaya lang umalis, tinanggal siya kasi iyak ng iyak. So, ako na lang natira dito. So, ayan, thank you for watching po. I hope and I wish na may natutunan po kayo sa videong ito at hindi po tubiro. Na napakagandang tips po to kung paano po tayo makasave. Especially sa pagbibili ng gamot kung wala nang din naman tayong pera, napakaganda po itong practice. Gawin po natin, marami po tayong mga down dyan sa gilid, sa ating sa ating gilid ng mga bayo. Kung wala, magingingi tayo kung kanino tayo may alam, diba? Madali lang naman yun eh. So yan, thank you for watching po and God bless po everyone and stay safe po. Bye bye, this is your Mommy Bocol Queen po. Ayan, this is your Mommy Bocol Queen po. Stay safe po guys, bye bye. Nag-bye-bye na ako. Hindi ko pa pinakita yung itsura ko, guys. Basang-basa ako, ay Diyos ko, Lord. Basang-basa ako ng pawis. See, basa po tayo ng pawis, yan. Sobrang basa. Lahat po, yun, katawan natin. Basa po tayo ng pawis, yan. Ang daming pawis. Yan, naliligo po tayo sa pawis. Yun. Basang-basa po talaga. Yun, nakikita po natin yung pawis. Yun, basa. So, yan, o, diba? Napakaganda sa pakiramdam. So, do it for yourself, guys. Not for others. Bye-bye! Ano po tayo? Tatanungin kita, Ray. Anong pagkakilala mo kay Bocol Queen? Sino ba yan? Si Bocol Queen, si Noemi. Bocol Queen ka ba? Ah, Bocol Queen Akong Channel. Abay, napakabayad mong babae doon ni Bocol Queen. Nakakalabayad. Wala pa rin ako kilala kami sa Facebook niyan. Sabi ka, bayad talaga niyan. Matulungin. So, ayan guys, sa Facebook lang po talaga kami nakakilala. Almost 8 years, I think. So, ngayon lang po talaga kami nakita. So, wish niya daw kasi talaga na makita si Bocol Queen. So, ayan, nakita na niya si Bocol Queen. Ayan po ang kanyang asawa, si Nanay. Nima. Nima, so. Abayon. Oh, ano pong pagkakilala niyo kay Bocol Queen? Mabait na tao siya, matulungin. Sa kapwa niya. Sana hindi kayo masawang tumulong sa kanya. Thank you, Nay. Ayan.